Ka-Team Puyat, welcome back sa aming channel. Again, I'm Mommy CJ. And this video is about sa experience namin ni Dada at ni Lucas sa Bakuna sa center. So kahit na nagtatrabaho kami parehas ni Daddy, ay nakapag-decide kami na sa center na lang si Lucas ipavaccine. Kasi marami akong nababasa sa Facebook, online, na nagtatanong na okay lang ba ang magpabakuna sa center. So, as for me, guys, ako sa akin okay lang magpabakuna sa center. Choice naman ng mga mami yan. And ako kasi personally, kaming lahat magkakapatid ay sa center lang naman pinabakunahan ni mama. So, may pros and cons ang pagbakuna sa center. Ang number one ay libre. Galing ha? Yes, libre lang yung sa center. Ang nagustuhan namin kasi sa kagaya ko kasi private din kami para kay Lucas. Napaka-pricey guys ng bakuna sa private as in 2K plus. Yung last vaccine ni Lucas is parang 2,800. Sa 2,800 guys, tapos imagine ilang beses yon sa isang taon. Parang once a month, so depende pa, marami pang iba-vaccine sa anak mo. So, sa akin lang, hindi naman sa tinitipid guys, pero kasi yung mga vaccine, pwede mo siyang makuha ng libre lang. Doon na tayo sa libre. And then, number two na pros, para sa akin na, kaya sa center din kami nagpapabakuna is dahil sobrang lapit lang guys. Kung sa mga barangay nyo o kung saan kayo, check nyo yung health center nyo kung okay ba, kung malapit ba. As for me, ang swerte namin kasi isang kalsada lang yung layo nung center. So, nilalakad lang namin. Pwedeng-pwede, wala pang 15 minutes, parang 10 minutes lang. So, yun yung mga pros ng pag magpapabakuna ka sa center. And then, syempre, may mga cons din naman. Ang unang cons is sobrang daming tao guys. So dahil nga libre, expect nyo na marami ding tao na nag-a-avail nung libreng vaccine. And number two na cons is dahil nga sobrang daming tao ay mainit. Siyempre public yun guys. So electric fan lang yung mga baby. Lalo na yung kay Lucas pawisin. Hindi gaano maayos yung ventilation niya. Pero siyempre nga, so na sinabi ko, iba-iba yung center ng mga barangay natin, ng community natin. So, you can check your health center, guys, kung okay ba yung ventilation nila. And a number three cons ay sobrang tagal. So, syempre, maraming tao, maraming nag-a-avail, mahaba ang pila. Expect nyo na yun, guys, kahit saan namang, ewan ko, experience ko, kahit saan namang government offices, sobrang tagal. Bakit ganun? Pilas. Siguro kung sa province, onti lang. Pero dito kasi sa amin, sobrang daming tao, kaya sobrang tagal. Ano man na nababasa ko na tanong ng mga mamshies is, same lang ba ang vaccine ng private at ng health center? Ang sagot dyan ay yes. Same lang po sila. Or ang difference lang is may mga vaccine na limited. So, pwedeng cons to. Limited ang supply. Ang distribution po ng mga vaccine is depende po sa nire-release nung sa government. You better check na lang din yung health center nyo kung anong merong mga available na vaccines. Ang isa pang nababasa ko is hindi ba daw nakakalito kung sa center? Kasi syempre, kung sa center ka tapos sa private ka, malilito kayo sa kapag vaccine na kinukuha ninyo. Hindi ka malilito kung meron kang record book o baby book. Kaya lagi mong dadalhin yun. Kapag walang available na vaccine dun sa center, kinukuha namin siya sa private na pidya ni Lucas. So, thankful din ako kasi nakikipag-coordinate yung pidya namin or pumayag yung pidya namin na sa center si Lucas. And then sa kanya na lang kukuha kapag hindi available yung sa center. Convenient naman sa center namin na sobrang lapit lang. Mas malapit pa yung center namin kesa dun sa private pidya ni Lucas. So na kayo sa health center guys, libre lang. Yan, nasagot ko na ang mga tanong na yes, libre lang. And yes, same lang din sa private. Lalo na sa mga taxpayers na mamis dyan.
gamitin nyo yung binabayad nyo kasi yan, dyan din napupunta yung mga binabayad nating tax. So, kung gusto nyo makita yung experience namin sa health center, ito yung video. Just keep on watching. Thank you! Kahit na naka-community quarantine tayo, shout-out kasi yung baby niya, yung vaccine niya. So, nandito kami sa center, namin pa din tayo. So, nandito kami sa center para magpa-vaccine. Ano pa din, dami pa din tayo. Iniwan na si... Iniwan na si Lucas eh. Yan, so, ang dami pa din baby. So, yan. So, sana mabilis lang. Kinakabahan ako kasi may COVID. Pero, syempre, pray-pray lang tayo. Kasi public place to eh. Di ba bawal ang mataong lugar or iwasan. Pero di kasi maiwasan kasi hospital or center. So, sabi sa ng government, let's practice social distancing at least 2 to 3 feet away from each other. So, kami nandito kami. Ate, pa-shoutout po. Gulo niya. Nandito kami sa pinakatulo at least umawalay kami sa mga crowd. So, umalis kami ng bahay before 7 a.m. kasi walking distance lang naman. Lang ligo-ligo. Ano lang, toothbrush. Kasi yung ang aga eh. Hindi ka naman talaga naliligo. Hindi ka naman naliligo. I'm kain. So, laban na ito para kay baby. Kami nakapunta. Si Daddy kasi hindi naka-park pa lista agad. May listahan, hindi pala yun yung listahan. Bad trip siya. Thank you po. Nainitan ang kalbo. Ayan, tapos na kami magtimbang. Susukatin na ang baby by height. Hintay na lang namin maubos kasi ayaw namin pumila. Sabi kasi diba, social distancing. So, pinapractice namin yung utos ng government. Though yung mga ibang mommies, parang hindi sila aware. I don't know why. Sinabihan na sila na social distancing, pero ayun, ganun pa din. Kawawa naman ng mga baby. What's up, mga ating puyat? What's up? 8:47 na. Ayan, patuloy pa din yung pagtitimbang tsaka pagsusukat ng height ng baby. So, yun, no? Papadede si mami, oh. Say hi. Tahan, sana yung pisa na lang sila nung tinatawag-tawag na lang, no? Kananak? Para wala nang pila-pila. Ang sakit-sakit po, ang aliwalas po ng noo ni Daddy. Kikikiki! Gising. Okay na, okay na! Okay, 62 points. Ay, ulo! Wala kay ulo. Laki na chan mo. Thank you po. Ang babait nga ng mga staff dito eh. Tingnan niyo muna si Lizzie pala. Bata. Hello. Baby.
Parang ikaw na kabot. Nani? Enter po. Hindi. Brave yan eh. Brave yan eh. Brave. Hindi. Hindi. Mix po. Okay ka ni ma'am. Thank you po. Ingat po. Thank you po. Ingat po. Dito namin sa bahay, naka-uwi na kami. 11:15 na. Yun na, so makakain muna ako mag-ano muna ako, magliligo para pwede na sa baby show. Bye!